morning guys! Ako nga pala si Maria Concepcion Rosiana Padasas. I-discuss ko ngayon kung magkano ang kapital sa N-World. Magkano nga ba ang kapital sa N-World? Yan ay ating tatalakayin at ano ang mga benepisyo makukuha natin dito. Alam naman natin na ang pagyaman ay nasa negosyo. Alam din natin na ang kadalasang lumayaman ay ang mga negosyante lamang. Pero bakit hindi tayo nakapag-negosyo? Bakit nga ba? Hindi dahil sa wala tayong kapital. Meron tayong kapital. Yun nga lang. It's because of our mindset. Ang tanong, ano ba ang mindset? Kadalasan tayong mga parents, ang lagi nating iniisip, yung pagpaaralin ang mga anak. Okay? Anak, mag-aral ka ng mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Totoo ba? Di ba kadalasan tayo mga parents, ganun ang mga sinasabi natin sa mga anak natin. There's nothing wrong being employed. Okay, wala namang masama doon kung empleyado tayo. Kaso nga lang, pag employment ka, the only way is to survive. Okay, kailangan lang natin mag-survive. Okay, for how many years i-survive natin na employ tayo? Okay, kung gusto mo ng time, financial, freedom, wala, kasi may amo ka. Mas maganda na sa negosyo ka. Okay, ang pinakamaganda ngayon sa ngayon na generation, nasa negosyo ka. Kung magbinegosyo ka, kailangan may kapital. Ito na yun. Magkano ba ang kapital sa N-World? Sa N-World, mas malaking kapital, malaking income. Maliit na kapital, maliit na income. Walang kapital, wala ding income. Tama yun, di ba? Tama naman yun eh. Pagka meron kang kapital, meron kang income. Maliit na kapital, maliit na yung income mo. Pero pag wala kang kapital, wala ka ding income. So stay ka lang sa ganyan kasi wala kang kapital. Di wala kang income. Pero guys, ang maganda nitong ipapakita kong negosyo, maliit lang na kapital, pwede mong pagkakitaan ng malaki. Ang tanong, ito na naman. Magkano nga ba ang kapital, ang kulit mo? Sige na, sabihin mo na. Okay. Ang kapital, guys, it's only worth of 7,000 pesos. O see, 2020, ang kapital sa N-World is 7,000 pesos only. Pwede mong sabihin, malaki yan. Yes. Sabihin mo, ay, laki niyan. Paano yan? Malaki kaya niya? Yes guys, malaki yan paggastos. Pero pag ikakapital mo yan sa isang negosyo, napakaliit lang yan. Imagine mo na lang, pagpapatayo ka ng maliit na tindahan, yung 7,000 mo ba, mapupuno yung tindahan mo? Hindi. Tapos utangin pa ni kapitbahay, dalhan ka pa ng listahan, para grocery yung maliit mong tindahan. Okay. So, napakaliit lang ng 7,000 sa negosyo kung iumpisa mo to. Okay. At ang malaki yan kung wala kang kapital. Okay, oo. Sasabihin mo talaga ang laki niyan kasi wala nga akong ganyang halaga. O, di ba? Ang tanong, ano bang kapalit? Okay, meron bang kapalit ang 7,000 pesos mo? Yes, meron tayong kapalit dito sa 7,000 pesos natin. Ang 7,000 pesos natin is makakanda ka ng produkto. Ang produkto worth of 8,000 pesos. Ang produkto pwede mong ibenta, pwede mo rin gamitin. Okay, sa produkto natin, ito yung pag-usapan natin, ang 7,000 na kapital mo, meron kang produktong makukuha worth of 8,000 pesos. Okay, kung ibenta mo yun, mabibenta mo, makukuha mo yun ng 7, makuha mo ang income nun is 8,000 pesos more. Okay, pero sa 7,000, ang worth na product na ibigay sa'yo is 8,000 pesos. Okay. I suggest guys, gamitin mo muna yung produkto bago mo siya ibenta kung first time ka. Pero pag matagal ka na, ibenta mo na ng ibenta. Okay? May anong pangalawang makukuha natin? Anong kapalit na makukuha natin? Pangalawa, accidental insurance. Sa accidental insurance guys, meron tayong 100,000 pesos na makukuha. Renewable ito. Sa isang taon, i-renew mo siya ng 500 pesos lang. Okay. Pangatlo, magkaroon ka ng 35% lifetime discount sa product. Ibig sabihin, kung discounted ka na sa next purchase mo ng product natin. Okay? So,
Pagka bumibili ka, sa each product ng bibilhin natin, meron kang 35%. Okay, sa next na purchase mo. Okay. So ngayon, yun. Ayun guys, yun ang makukuha natin sa ating inward product at ang capital natin sa ating inward company. So yun guys, sana ay nakatulong ako sa iyo, nakapagbigay alam ako sa iyo kung sino yung interesado sa business na to bilang isang OFW. Ako ay isang OFW dito sa Saudi Arabia. Sinishare ko sa inyo kung ano ang maganda dito sa Inworld. Meron pa tayong ibang pag-uusapan tungkol dito. Kung paano kumita sa Inworld, ano ang way sa Inworld, no? Merong step by step. Kung gusto mong matutunan atin itong pag-aaralan, comment ka lang below or PM me in my messenger para mag-usapan natin diyan. Meron akong isang grupo, malaking grupo na ito. Pwede nating pagtulungan na paalam sa inyo. Dito din guys, meron din tayong online training. Kung gusto nyong i-discuss sa'yo or i-explain sa'yo kung paano ang way. Ngayon sa new generation guys, itong mga taon na ito and more, ang lahat ng pinagkakakitaan ng mga tao is online business. Pagka meron kang wifi, meron kang cellphone, madali na lang tayong umincome. Imaginein mo ako, isa akong OFW ngayon until now, hindi pa ako umuwi kasi tatapusin ko yung kontrata ko para walang sabit. Anytime na gusto mong bumalik dito, malay mo, ikaw mag-lunch sila dito sa country, sa iba, kasi malaki ang country. Mag-lunch, meron silang ila-lunch na branches. O, malay mo, ikaw ang ipapadala. Kasi, alam mo na yung tradisyon nila dito. Alam mo na yung way nila dito. So, baka malay mo, no, isa ka isasama doon. Kaya, para hindi magka-problema yung pag-exit ko or mag-entrance ako ulit, tatapusin ko yung kontrata ko. But anyway guys, dito sa Inworld, malaki ang naitulong ito sa akin kasi yung tuwing sahod ko before, hindi talaga ako nakakaipon. Natapos ko na yung isang taon, wala akong ipon. So dito sa Inworld, ina-separate ko yung isang buwan ko na sahod, kinakapital ko siya sa Inworld. Iyon guys, ang resulta is napakaganda. Pati anak ko nagka-income. Yung dalawang anak ko nagka-income. Yung asawa ko nagka-income. Kasi pinag-aralan ko talaga kung bakit ang mga negosyante duplicate ang pagyaman nila. Kasi dito sa Inworld, matutunan mo kung interesado kang malaman. Ayun guys, so sa ngayon, ito lang muna ang pag-uusapan natin. Until next time, nating pagkikita. Sana ay suportahan ninyo itong aking Inworld kung gusto ninyong malaman at matutunan ang mga ways ng mga kasambahay ngayon kadalasan na ginagawang business para makaipon. At least sa pag-uwi, meron tayong konting ipon. Hindi yung pagdating natin doon isang buwan na lakwatsahan sa family, pagtingin mo sa wallet mo, wala nang laman. So dito, patuloy ang income mo hanggang pag-uwi mo, basta trabahuin mo lang. Ayan, trabahuin. Wala namang income sa atin na hindi natin tinatrabaho, di ba? Dapat tinatrabahoan. Ang maganda lang dito, wala kang amo, wala kang boss, walang magdidiman sa'yo, walang mag-uutos sa'yo. Kasi dito sa Inworld, ikaw ang amo, walang magdidiman sa'yo. Kung kailan mo gustong magtrabaho, kung kailan mo siya umpisahan, hindi niya sasabihin sa'yo, ito gawin mo, ito linisin mo, eh bakit ka nagkamali, eh bakit ganito, di wala. Kasambahay ka man, nanay ka man, nasa opisina ka man, tricycle driver ka man, vendors ka man, pwede mo yung umpisahan kahit magsasaka ka, okay? Kahit yung pinababa na yung trabaho namin sa tingin ng iba eh, na isang kasambahay, mababa na yon. Pero, hindi namin ikinahihiya na mababa yung trabaho namin. At saka, ngayon, fraud na fraud ako, bilang kasambahay, na meron akong sariling income sa online business sa Inworld. Ngayon, malay ninyo, next
kayo din naman ang magkakaroon ng income at more income pang darating sa buhay natin. Para hindi na tayo magpabalik-balik sa abroad, guys. Gumawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng extra income habang nandito pa tayo sa labas ng bansa. Kasi libre tayo sa wifi. So, gamitin natin yun para magkaroon tayo ng extra income. So, ayan guys. Ito na lang. Hanggang dito na lang muna ang ating pag-uusapan. Hanggang sa muli, ako po si Maria Concepcion Rosiana Padasas. Dito sa Inward, garantisado, legit na business ito. Hanggang sa muli. Bye. Thank you. God bless.